ito yung actually makukuha namin. Not necessarily ito, no? Pero ito yung variant niya, which is the J variant ng Avanza. Ayan. Makikita nyo. Ayan siya. Pero ang nirequest namin is actually silver. Pero ang naka-display dito sa showroom nila is puti. So, hindi to. Sa ngayon, binablog ko lang to para bigyan kayo ng idea kung paano mag-process ng car loan or kung halimbawa nagbabala kayong kumuha ng kotse, specifically dito sa Toyota. Okay, so nagbabalik na tayo sa ating channel. Ako nga pala si John from Road Crew Travels. At kung napansin nyo mga ka-travelers, iba yung ginagamit kong sasakyan ngayon. Hindi to yung sasakyan na ginagamit namin before kapag ka pumupunta kami sa probinsya o kaya nagda-drive within the city. So kami ni Mrs., we've decided na bumili ng sarili naming sasakyan para at least kung meron kaming sariling lakad, eh magagamit namin or ma-enjoy namin yung aming pag-travel. Nice! And speaking of kotse mga ka-travelers, in this video, ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga tips at mga requirements na kakailanganin natin kapag gusto natin mag-avail ng sasakyan. Na kagaya ko, ang status ko kasi is empleyado ako ng isang kumpanya. So ano yung mga kakailanganin nating mga dokumento or mga papeles na pwede nating i-present sa ating mga dealership or sa ating mga ahente para ma-approve tayo sa ating car loan? So yun nga no, pinaplano na nga namin ni Mrs. na magkaroon ng sariling sasakyan at recently nga naghanap-hanap kami sa Facebook ng dealership at ng ahente na makakatulong sa amin para makapag-avail ng sasakyan. At syempre, nakapag-ipon na rin kami ng sapat na pera para sa aming down payment. And yun nga, nakita namin at nakilala namin si Sir Ross from Toyota BGC. So shoutout sa iyo Sir Ross, siya yung tumulong sa amin para makapag-avail kami ng kotse na Toyota Avanza na ito, ngayon, ginagamit ko. So with regards to the requirements, ito yung mga hiningi sa aming dokumento ni Sir Ross. Siyempre, ako yung primary owner na nakarehistro dun sa dokumento ng sasakyan. So ang mga hiningi sa akin, ako, kagaya nga sinabi ko kanina, bilang empleyado, ang isa sa mga unang hinihingi dyan is yung COE, yung tinatawag nilang Certificate of Employment. Kailangan na kailangan yan, syempre para malaman nila kung talaga bang legit na nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Okay. At syempre kapag ka magre-request kayo ng COE ninyo, i-inform nyo na rin yung inyong HR na ilagay yung compensation doon para at least malaman ng ahente ninyo kung capable ba kayong makapagbayad ng kotse for your monthly amortization. And then pangalawa, kakailanganin din ninyo yung 3 months payslip. And then pangatlo, as a primary owner sa sasakyan, kailangan nyo rin mag-submit ng photocopy ng inyong mga IDs. Specifically, government IDs na may address. Kasi aalamin din nila kung lehitimo mo nakatira ka dun sa address na nakalagay sa inyong ID. So ang sinubmit ko is ang aking driver's license at ang PhilSys ID. And then after which, si Mrs. din ginawa kong co-owner dahil isa sa mga requirements dito is magkaroon din kayo ng co-maker or co-owner. Now, sa co-owner, meron tatlong kategory yan eh. Kung halimbawa may asawa ka, ang immediate na contact person doon is yung inyong asawa. Kapag halimbawa naman, mag-avail ka na sa sasakyan at binata ka pa or dalaga, ang pwede mong ilagay sa inyong co-owner or co-maker is yung inyong magulang o kaya naman ang inyong kapatid. So, yun yung mga immediate na mga kumbaga kadugo or relatives na pwede maging co-owner or co-maker dun sa papeles. Now, dun naman sa co-owner, kagaya nga ni Mrs., ang mga sinubmit niya lang na form is yung 3-month payslip and then yung photocopy din ng government ID. Dapat dalawa, okay? Actually, yung COE, hiningyan din siya pero since hindi nga siya agad nakapag-submit dahil pagdating sa HR medyo matagal din ang process niyan eh. Kumbaga dun sa part na yon pinagbigyan na siya. Ako na lang yung nag-submit ng COE dahil ako naman yung primary owner na naka-register dun sa dokumento eh. Ngayon, depende rin yan sa dealership or branch na kung saan kayo mag-a-avail ng inyong sasakyan. Depende na rin sa ahente yan kung ano pa yung mga hinihinging dokumento. So yun lang yung mga basic requirements na kakailanganin which I assume na pare-parehas halos ang mga hinihinging requirements all across dealership. Ano po? Regardless kung Toyota yan or sa Nissan or kung saan pang car company yan. Ano po? Oops, kung hindi na kayo masyado ma-excite,
Siyempre, sa pagbili nyo na sasakyan, alamin nyo muna yung mga promo na nakapaloob dito. Ang ibig ko sabihin dito is yung down payment at yung monthly amortization. Siyempre, alamin nyo muna dito kung magkano yung down payment ninyo kapag babayaran nyo siya ng, let's say for example, 30%, 25%, or even 20%. Kasi may mga iba naman, zero down payment. Pero yung buwan-buwan ninyo pagbayad is napakalaki naman. O diba? So, olats din. So, dapat mag-meet halfway kayo ng inyong agent para win-win situation. O, diba? So, after namin makompleto yung mga requirements, pumunta na rin kami dun sa mismong dealership sa Toyota BGC at dun ako nakipag-meet kay Sir Ross para masubmit na yung mga dokumento na hinihingi nila. One week later. Okay, so yun po ano, mga ka-traveler. So we're here in Toyota BGC at hinihintay lang namin yung aming agent na si Sir Ross Garcia. Magkakaroon na ng pirmahan ano po. At mamaya-maya re-release na rin yung sasakyan. Yan na, si Ross. Si Sir Ross. Hello. At pagkatapos nun, bibigyan na kayo ng inyong agent ng mga documents na pipirmahan. Now, just a tip mga ka-travelers, kapag pipirma kayo, is alamin nyo muna yung mga dokumento na pipirmahan nyo. Kumbaga, hindi nyo naman na kailangan basahin ng word per word, ano, kasi napakarami ng mga papeles na yon. So, kumbaga, i-browse nyo lang, tingnan nyo at itanong nyo na rin sa agent ninyo kung para saan yung mga document na pipirmahan ninyo. Kapag gantong magkuklose na kayo ng deal, ihanda nyo na yung sarili nyo na dapat legible ang mga pirma ninyo. Okay, so kailangan maingat din dahil syempre documents to, legal documents. Okay? Just take your time, habang pumipirma ka ng dokumento, itanong mo na rin yung mga iba pang inquiry mo tungkol sa sasakyan. So first things first, alamin nyo kung ano yung mga nakapaloob na warranty sa inyong sasakyan. So importante yan dahil di naman natin masabi kung halimbawa na ilabas nyo na yung inyong sasakyan, may mangyaring aberya, at least kahit papano, alam mo kung anong mga parts ng inyong sasakyan ang may warranty. At syempre, kapag ka pumipirma ka na ng rehistro or dokumento ng inyong sasakyan, make sure na yung spelling ng pangalan mo is tama. Okay? Kasi mahirap na yung halimbawa na ilagay doon yung pangalan mo tapos nagkaroon ng maling spelling, mahirap nang baguhin yan. Marami pang mga dadaan ng proseso yan para makorek uli. At yung tip number 3, alamin mo na rin kung ano yung PMS ng inyong sasakyan. Kasi sa amin, sinabi sa amin ng aming agent, dapat maka first 1,000 kilometers na ang inyong sasakyan, or di kaya naman kung hindi pa na-reach ng inyong sasakyan yung first 1,000 kilometers niya, dapat nakaisang buwan na kayo ng gamit. Okay, so whichever comes first, either 1,000 kilometers or kaya naka 1 month na kayo sa inyong sasakyan sa paggamit, pwede nyo nang i-PMS to. Okay, yung PMS yung tinatawag nila na preventive maintenance schedule. So kumbaga, i-check nila yung inyong sasakyan, yung mga oils niya. And tip number 4, syempre alamin na rin ninyo sa inyong agent yung mga freebies na nakapaloob sa pag-avail nyo ng inyong sasakyan. Actually, dun pa lang sa very first communication ninyo with your agents, kapag nag-chat pa lang kayo, nagbibigay na yan ng mga freebies eh, kumbaga yung pinakapang catch nila eh, para makuha nila yung attention mo. At syempre, ito pa pala, tip number 5, alamin mo kung yung tint is bagong lagay. Kasi kung bagong lagay yan, wag na wag nyo munang gagamitin yung power window neto. Hintayin nyo munang matuyo yung tint within 2 to 3 days. Kasi kung hindi, masisira agad yan at sayang naman yung pagkakakabit ng tint sa inyo. Thank you for choosing Toyota. Every Toyota comes with an assured advantage of quality, durability, reliability, technologies that matter, fulfilling ownership, and great value. And then finally, kapag pupunta na kayo dun sa mismong sasakyan. Okay, so yun po ano, mga ka-travelers. So, ilalabas na yung sasakyan namin. So, makita na natin kung ano yung tsura niya. Silver yung in-order namin. So, saan na kaya siya? Wow! Excited na. Ay, to. Yes po. Eh, bayan ba? Ayun! Parang kalaw, bagong kasal ah. May bulaklak pa. Flowers. Ayan, ito yung aming Avanza J. Ayan. Ayan po.
Oh, salamat po, Sir Ross. Hello po. Salamat po. Thank you, thank you. Sir. Ayan, okay, so madadrive na namin, okay? Dapat inspectionin nyo muna externally, palibutan nyo yung sasakyan, tingnan nyo kung may mga dents or may mga hindi magandang pagkakapintura sa inyong sasakyan. And then another tip mga ka-travelers is dapat i-discuss na rin sa inyo ng inyong agent yung mga iba pang features ng inyong sasakyan, kagaya nung sa pag-operate ng radyo, yung mga odometers niya, yung mga aircon, at iba't iba pang mga nakapaloob na mga buttons na kakaiba sa ating paningin. Ano po? Para at least magkaroon na tayo ng idea kung paano ito gamitin. Siyempre, tingnan nyo na rin dito kung may mga kasamang tools yung inyong sasakyan. At yung pong maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!